Okay, makakausap natin si Rino Alvarez. Siya yung Foodpanda rider na kinaladkad ng nakakotse na si Tessie Pallana. Okay, yung Vios, yung sasakyan na dala ni Ma'am Tessie. At hindi niya huminto ito. Pero sabi niya, natakot daw siyang huminto at bumaba, eh baka kuyugin daw siya ng mga iba pang rider na nasa paligid. So anyway, subukan natin na alamin kung ano punot dulo na impound yung mismong kotse. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rino. Magandang umaga po, Sir Rascal po. Okay, pakipaliwanag po sa amin yung nangyari sa video. Bakit po nagkaganon? Ba't po kayo nakaladkad? Nung gabi na yun, idol, mga Sunday, mga 10:45 ng gabi, habang nagbi-deliver po ako ng papuntang location ng customer ko, moving po ako eh. Nabulagan na lang ako, biglang may umano sa likuran ko eh. Binangga po ako, tapos tumilapon ako dito sa gilid. Tapos yung driver, akala ko ihinto eh, kasi humina muna yung andar ng niya, yung kutsi. Tapos maya-maya, po siya, dumiritso po, marurot. Okay. Eh, buti na lang po, tumilapon kayo at hindi kayo nasama doon sa pagkalagkat ng kotse sa motor ninyo. Po, na umupo muna po ako, idol, kasi parang nahihilo pa ako eh, pero tinulungan ako naman ng mga nakatambay doon na mga tao. Okay, buti na may mga tao doon tumulong at dinala po kayo sa ospital. Hindi na po kasi mga sugat lang naman ang tinamo ko, sir. Pero may ambulansya naman na dumating. Okay. So, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap ito pong driver ng kotse at may dumating ho ba ng mga investigador sa eksena? Meron po. Pagdating ko doon, meron na eh. Kasi naiwan po ako dito sa may 7-Eleven ng Rial. May kumuha lang po sa akin na isang rider. Tapos sinamahan ako doon kasi nandun na daw yung nakabangga sa akin, naharang na daw nila. Tapos pagpunta ko doon, may mga pulis naman na doon, sir. Okay. So, sir, bakit hindi po in-impound yung kotse at bakit hindi po kinulong yung driver? Napag-alaman niyo ba kung bakit? Hindi ko po alam, sir. Yung Tessie Pallana, yung driver ng kotse. Magandang umaga po, Ma'am Tessie. Hi, Sir Rafi. Magandang umaga po. Thank God na tumawag po kayo. Nagpapasalamat po talaga ako na tumawag po kayo. Kasi sobra na po yung alam naman po ni Sir Reno na nagka-usap kami sa police station. Ina-admit ko naman po na nagkasala ko sa kanya, nag-asa ko ng sorry. At saka kami dun sa San Jose Police Station after that incident na kung ano man yung maging expenses niya, at saka yung motor niya, ipapaisimit kung ano na damage niya, is babayaran ko po. Nandun po yun sa logbook ng police station sa San Jose. Kaya lang po, hindi kami nagsirma, pero nandun po yun sa logbook. So, okay, ma'am, kung nagkasundo kayo, bakit nagreklamo siya ngayon? Yan ang hindi ko po alam. Pero sir, ko na lang po, i-air ko po yung side ko. Kasi po, after that incident, si Pallana po, maraming nag-tag. Ayan, huwag kayo lumihis sa issue. Okay. Ang issue rito, kayo po ay nag-drive ng kotse at that time, ayon po sa pag-imbestiga namin, kayo po ay nakainom. Drunk driving. One yan. And then number two, tumakas kayo matapos niyo po makaladkad o maaksidente itong rider at makaladkad yung motor. Dalawa pong matinding violation niyo doon. Okay, yun lang po paki-explain. Huwag na po yung mga kamag-anak niyo at mga mayayaman kung sino-sino pa po. Bakit po nagkaganon? Bakit kayo umiinom? Kapag alam niyo naman po magdadrive kayo, ba't kayo uminom? Sir Rafi, ina-admit ko po na nagkasala ko at saka naghingi ako ng sorry. Sir Rafi, hindi ko po siya tinatakasan, wala pa akong plano na tumakas. Talaga po yung naging reaction ko is natakot ako, natarantar, kasi ang daming umahabol, hindi po ako lumabas ng kotse kasi baka, yung naisip ko baka, bugbugin ako. Nag-iisa lang. Hindi dapat kayo naka-aksidente. Kaya siguro kayo takot dahil alam nyo na maamoy kayo nung mga sumasaklolo dito sa biktima, maamoy kayo nung taong bayan na rumisponde, doon kayo mabububog. Talaga mabububog kayo, malaking posibilidad dahil da-drive-drive ka, lasing ka, upak-upakan ka. So again, mali mo.
Kasi nga, ba't ka kasi nagdadrive ng nakainom? Now, ma'am, kung nagkaregluan na kayo, ba't nagreklamo pa rin sa amin to si Serino? Hindi ko po alam, sir. Sa Serino? Kanya. Serino? Po. Okay. Ang nangyari kasi nito, sir, eh, ang nangyari kasi nito, nung gabi, parang okay na. Pero nung kinabukasan, yung nakikipag-transaction na sa akin, yung ano na, yung lalaki na pinsan daw niya, isa, hindi na siya kumukontak sa akin. Okay. Ang sabi ng... Opo. Okay. So, hindi na kumukontak? Opo. Yung pinsan na lang niya, yung inutusan niya siguro. Ayan. Sir, ganito yun. Hindi kumukontak. Right after that incident po, hindi pa ako nakauwi kasi hindi binigay sa akin yung kotse kay bawal ako mag-drive. Nakauwi ako sa bahay, mga 11 na. Hindi po ako nakatulog the whole night doon sa Tacloban. Tapos, dito ako, na-stress talaga ako, sir. Pero wala ma-stress ka, ma'am. Dapat mas lalo ma-stress itong na-aksidente mo. Ang tanong ko na lang, ma'am, paki-shortcut ulit, ano? Bakit po yung pinsan mo na lang pinatatawag mo o pinakikiusap mo dito sa biktima at hindi po kayo mismo kasi kayo naman po ang nakadisklasya? Sir, ganito. For the meantime po, kasi pinapasamahan ko po sa pag-estimate sana. Pero sir, wala talaga akong intention na... Okay. Ano siya, talikuran, wala po talaga. Nagsausap na kami, Serino, alam mo, Serino, kung anong napag-usapan natin, Serino, kaysa pulis. Kahit lumuhod ako sa harapan mo, di ba sinabi ko sa'yo? Tapos sabi ko pa nga, Serino, salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa'yo. Di ba, Serino, lahat ng pagpakumbaba, Serino, ginawa ko. Alam mo yan doon sa police station. Alam mo yan, ina-admit ko na ginawa kong lahat magpakumbaba. Ganito kasi ang nangyari, sir. Ang usapan namin doon nung gabi, sa pati yung pulis, pati siya, sabi niya, doon tayo sa authorized daw ng mga motor parts. Magpa-estimate ka doon. Tapos ang nangyari, kinabukasan, yung parang gusto mangyari ng pinsan niya, doon po kami sa may gilid-gilid. Kasi yung motor ko, sa Mayo lang naman daw yan, parang surplus lang. Parang inaano pa niya, sir. Sandal po, sir. Major Leonidas, si Jonko, Station Commander. Magandang hapon po, Major. Yes, sir. Good morning po, sir. Okay, Major, bakit pinayagan yung makipag-areglo itong dalawa at mag-aregloan at hindi nyo po inimpawn yung kotse at hindi nyo kinulong ito pong nakasagasa? Actually po, sir, bali after po ng incident, dinala po namin yung si Madam, Ma'am Lady Driver, saka si Sir Rino sa station. So, inuuhan po namin yung statement, then... After po ng usapan po nila, hinihintay po namin yung... Alright, sige sir. Hindi na magpapile si sir. Okay, umatras na siya. Apo. Pero meron tayong batas against drunk driving. Kung hindi na magpapile si sir, at least man lang, yung pagmamaneo niya while nakainom, dapat sir, hiwalay na kaso yun na hindi dapat pwedeng maareglo yun. Right? Yes, sir. Balik po, sir. Okay po, sir. Okay. Yung drunk driving, sir, hiwalay na kaso yun doon sa reckless imprudence resorting to injuries whatever. Di ho ba, sir? Sana, sir, inimpaw niyo po yung kotse. And then po, forward niyo sa LTO para masuspend yung lisensya nito at makasuhan to separately dahil sa pasyon niyo para magkaroon ng aregluhan after a crime has been committed or after a crime happened in your jurisdiction. Sandali, sir, makinig kayo, sir. Dapat, sir, kung arigluhan ang pag-uusapan, barangay, o dili kaya korte, hindi po yung polis. Sandali, sir. Ang responsibilidad po ng mga polis natin, sir, mawalang galang na po, is magkuha ng blotter, and then, pag meron talaga nasaktan, aksidente, nasugatan, namatay, dalhin po agad yan sa piskalya. Okay, sir? Okay po, sir. Opo. Huwag na po yung sa arigluhan. Kasi, sir, ang nangyari, palaging arigluhan, and then, later on, pag nakawala na yung suspect, hindi na tumutupad sa usapan, ayan, pupunta sa amin. Di ba? Apo, sir. Kasi hindi tumupad sa usapan. Yes, sir. Okay, sir. Balik po, sir. Actually po, Okay, naintindihan kita. I'm following you. Yes, sir. Yes, sir. But you're not following me. Sir, ayaw nang magpahal ng kaso itong victim. Pero at least man lang, sir, doon sa kasong drunk driving, pinursu nyo. Kasi may batas tayo tungkol dyan. Na hindi na kailangan ng complainant. Ang maging complainant na People of the Philippines versus drunk driver. Sama po namin po yung kaso po na yun. Well, in fact, supposed to be, isasama po namin yun sa regular filing po. Hinintay lang po namin yung ano ni sir kung magpo-file po siya. So, nung pinabalik po namin dito siya, sabi naman po niya magpo-file siya.
So, hintay po namin hanggang sir, ngayon. Sir, okay. Sir. Yes, sir. Napakikinggan nyo, nakikinig kayo pero hindi nyo napakikinggan. Ando na tayo. Yes, so, kung walang reklamo, walang kaso, yan ang ibig sabihin. However, ang sinasabi ko naman, meron tayong batas, hindi ko lang alam kung anong RA something-something yon against drunk driver, na kapag napatunayan na talagang nakainom yung driver, maski na po wala siya nasagasaan, the fact na naparan nyo siya o nakita nyo na isang driver pasuray-suray at nakainom, may kaso na agad yun, dapat yung kotse niya impound at makulong pa siya at masuspindi pa. Di ba? Ba't hindi nyo ginawa? Yes po sir. Yun po yung ini-explain ko po sir na after po ng incident po, isasama po na lang po namin sa regular filing po, hindi po yung inquest supposed to be kasi ang inano hindi, po sir, namin... Hindi sir, hindi yes, sir. Dapat, no, on the spot dapat yun kasi pasok pa sa regulatory period eh, kapre tungo ng access party list, Attorney Garrett. Attorney Garrett? Yes, sir. Yes, ano ba yung RA against drunk driving? If I remember correctly, sir, ito yung RA 10586 na tinatawag nila Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. If I'm correct, sir, Rafi. Di ba hindi na kailangan ng kumpena dyan? Kasi ang sinasabi hindi ni, na po, sir, ni Major, hindi lang kasi magreklamo itong nabangga nitong lasing, kaya hindi na siya nagsampan ng kaso. Di ba, tama ako na hiwalay dapat ito na kaso? Yes, sir, Rafi. No? First of all, yun po, tama. Hiwalay po dapat siya na kaso dahil pwede naman po ito i-prosecute under the name of the people of the Philippines dahil hindi naman siya isang private crime. Second, sir, Rafi, tama po kayo. Dapat sinama na siya sa inquest dahil nasa na siya, nalaman siya yung lasing. Dapat sinama na sa inquest, sir, Rafi. Ayun. Okay, maliwanag. Salamat, Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. No problem, Major! Sir. Yes po, sir. Opo. Ayan po. Abogado na po ng salita. Okay, si Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. So mali kayo talaga dito, Major, kung tutusin. But anyway, Major, tapos na yan. Na-file nyo na ba yung kaso? Hinihintay po namin po, sir, si sir, na mag-file po ng kaso. Kasi sinabi naman po niya na mag-file po siya. Okay. Si Rino. Sige, sandali po, Major. Sandali po, Major. Sir Rino, magpapile ka rin ng kaso o hindi? Kapag nakipag-ariglo po itong si Madam Tesipi, okay na lang po. Mapabayaran lang yung ano ko. Ang kailangan mo lang mag-areglo. Pag nakipag-areglo, okay na. So, okay na lang po. Kasi para makapag-umpisa na rin ako. Please, naging malambot sa'yo. Itong si sir, lumalambot na. Basta makipag-areglo ka lang daw. Makipag-areglo ka talaga. Sir, kung nang mangyari talaga, willing po ako makipag-areglo. Makikipag-areglo po ako. Pero wag naman po yung 50,000 kasi alam ko naman po yung ano eh. Basta yun po. Interesado po ako makipag-ariglo po. Magkano ba hiningi sa'yo, 50,000? 50,000 po. Okay. Sir Rino, tumatawad siya. Hindi ako sasali sa tawaran. Kung gusto niyo tawaran, doon kayo sa korte o sa barangay. Kasi nag-estimate na ako eh. Parang aabot sa 20,000 eh. Nag-estimate na ako doon sa authorized, ano po, sa mga motor parts eh. Paano naman po yung pinagtambayan ko kasi mga... Hihintayin ko pa pong magawa yan, hindi naman pwedeng ibiyahe kasi nag-aamoy, parang amoy goma siya eh, tapos... Tarigluan, okay? Ever since, hindi ako sumasali dyan. Pero, let me tell you this, 50,000 is a very small price to pay kung ipupuso niyang kaso. A, drunk driving, pwede kang matanggal ng lisensya, pati yung kotse niyo, ma-impound, and then B, makukulong ka. Suspended na yung license mo, or hindi ka na makapag-drive forever, tapos makukulong ka pa. How much is 50,000? Yun lang po yung opinion ko. Okay? Sir, may mga inuutusan pa ata yan, sir, na mag-message sa akin is sinabi na makipag-arilo na lang daw ako sa binibigay na offer ni ma'am. Kasi pag Sir, alam mo, sir, ang pinakamaganda rito, kung ako sa'yo, ituloy mo yung kaso at doon na lang kayo mag-arigloan sa korte. Kasi pag doon sa korte, hindi na siya makapalag. At yung justice... pinagmamayabang nito, sir, na may tune daw siyang piskal, eh. Tapos may mga kikilala... Ma'am, pakisagot lang, anong pangalan po ng piskal? Wala akong kuwan sa na fiscal. Ginamit ko lang yun kasi tinitreat niya ako na pinopost daw yung mga ng mga family and friends. Okay, ganito na lang po. Ganito na lang po, ma'am. Inaatnad na ano na po sa kanya na ano kasi lahat naman ginawa ko to reach out sa kanya. Okay, ma'am. Makikipag-areglo ka ba o hindi? Dahil kapag hindi, ipapahila ko po yung inyong kotse tapos tatawagan ko LTO para i-suspend, cancelin po yung inyong lisensya edi sasampang kayo pa kayo ng kaso. Ano, ma'am? Nagkikipag-arigugan ako, sir, willing ako, pero wag naman yung 50 mil. Yung napag-usapan namin po is kung magkano po yung na-damage niyang
motor niya, ipa-estimate, at saka babayaran ko lahat yan, at saka yung lahat ng medical expenses niya. Diba, eh, Sereno? Sereno, diba sabi ko sa'yo, babayaran ko lahat ng mga, yung kung ano may yung liability ko. Sige, Sereno, ganito. Tawagan niyo yung LTO. Tawagan niyo yung LTO. Ma'am, sorry ma'am, pakakanselin ko na po yung lisensya ninyo. Your license should be canceled para hindi na kayo makapagmaneho pa ulit. Wala na kami disgrasya. Major. Yes po, sir. Good morning po. Pakihila po yung kotse ni Ma'am Tessie. Paki-impound. Kasi yun naman talaga dapat from the start eh. Okay, sir? Okay po, sir. I-ano po natin po sa process po lahat po. Opo. Yun naman talagang papatakaran. Hindi nyo kasi nagawa, sir. Kaya pinapagawa ko lang sa inyo ngayon. Di ba, sir? Hindi po, sir. Actually po, ginagawa po namin yung dapat po namin gawin at inaano po namin si Sir Rino. At ay naka-impound. And then let the fiscal decide kung iris ba yon or hintayin hanggang sa hindi mag, hanggang sa umabot yung kaso sa korte, nililitis na sa korte. For now, impound po yung sasakyan. Sir, we will do that po, sir. Sana po, si sir, kung ayaw po niya makipagkasundo, mas maganda po na pumunta po siya dito sa station para makapag-file po sa lahat-lahat kung ayaw po niya. Okay po. No problem po. Sir Rino, po. Punta ka sa police station para mag-file ka ng formal complaint. Bawiin mo po yung pag-aregluan mo sa kanya. And then, i-impound yung kotse and sasampan siya ng kaso. Okay? Okay po. At doon na lang kayo sa korte kasi kung hindi ka nagkakasundo sa amount, then korte para yung judge na lang ang bahala. O kung sa fiscal level, doon kayo magkaayusan, o dili ka sa judge para makuha mo yung gusto mong amount. O kung ano yung amount na mapagkasunduan nyo sa korte. Okay, sir? Po, sa amount. Kung ano man yung amount na pinag-usapan nyo, labas po ako doon. Ang okay, sa akin lang, pag hindi ka nagkasundo, ikukorte na natin to. Okay, ma'am, po, okay sa inyo, ma'am. Ikukorte na lang to. Sir, basta ako, wala ako makipagkasundo, pero hindi naman po sa ganung account. Okay. Amount, kasi wala ma'am, wala akong pakialam sa amount, ma'am. Kahit na piso yan. Mr. Roberto Valera, Deputy Law Enforcement Service, LTO. Magandang hapon po, Sir Robert. Yes po, sir. Okay, Sir Robert, meron po ditong naka-aksidente na driver at inamin naman niya lasing siya at meron naman po tayong batas na against drunk driving. Paki-cancel po yung kanyang lisensya. Ibibigay po namin sa inyo yung full details about her. So, cancelin po yung lisensya. Informing her na her license is being reviewed for cancellation. Yes, sir. Actually, meron kaming yung tawag na anti-drunk and drug enforcement unit. Kami po napapadala ng two-course order po sa mga driving unit. Apo. Umamin naman po siya at meron tayong video na talagang nasagasaan niya. Kasi doon sa batas natin, yung binanggit natin ni Garrett, na kapag inamin niya lasing siya, enough na yung para makansela na yung kanyang lisensya dahil sa drunk driving. Okay, sir? Yes po. We'll initiate po the investigation and then the corresponding penalty. Apo. Ma'am Tessie. Sir. Pasensya na po. Makakansela po yung inyo pong lisensya eventually. After na mag-imbestiga LTO, then they'll find out na talagang lasing po kayo. Okay, ma'am? So, consider it done na wala na po kayong lisensya. Okay? Ma'am? I'm sad. Di naman po ako ganun kasama. Ma'am, bahala na po kayo. Bahala na po ang batas sa inyo. Okay? Kasi hindi naman kayo nagkaayos. Di ba? Okay, ma'am? Sige po, sir. Okay. Wala akong hindi siya gusto magkigat sa akin. Very good. Sir Rino. Opo, sir. Huwag mo ibababang telepono. Tuturuan namin kayo sa proseso. Basta ang importante rito, ikaw magsasampan ng kaso para ma-impound yung kotse at siya ay posibleng makulong dahil sa aksidente and then yung kanyang lisensya at makakansela, most likely. Yung sinasabi niya, sir, parang slight injury. Pag nakasuhan daw, matatagalan na proseso yun. Tapos sir! Slight injury lang sir! Daw, sabi niya Sir, ayaw nga magkipag-aregla. Anong gusto mong gawin natin, sir? Pakulong na lang yan, sir. Very good. Yan ang, sir, ang gagawin natin. Okay, sir? Okay po, sir. Okay, very good. Now, mamaya tatawagan natin HPG. Itutuloy natin to. PG, dapat yan, rumonda-ronda sa ating mga kalye, especially ng COVID, nagbabantay para pag may nakita pasuray-suray ng mga kotse, inuhuli. HPG, nasaan kayo? Di ba? Anyway, sige po. Ma'am Tessie, salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Sir? Ano po, ma'am? Hello po. Sige po, ayoko kasi ng maraming gulo. Sige, sir, kung ang kinihingin niya 60,000, magbabayad ako sa kanya. Ma'am, labas kami dyan. Anyway, bigyan ko kayo ng pagkakataon magkipag-usap off-air
And then babalikan namin kayo mamayang 2 o'clock. Hopefully, nagkaayos kayo. Kung hindi man kayo nagkaayos, korte. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang umaga po. Thank you po. Sir,